na may apat na anak. Okay lang po Tagalog, Taglish. Okay lang, okay lang. Ako'y fashion designer din. At for 8 years, farmer na rin. Ako naman po si Melanie. Pasensya na pala wala yung boses ko malubing. Pero okay. Whether it's your home, or office, or building, we consider the building materials, like the air, the mold, the water, the electromagnetic radiation. It's radiation from cell sites, cell phones, Wi-Fi. So that is building biology. 8 years ago, we established a organic farm. At nag-umpisa po yun kasi isa sa mga anak ko na-diagnose siya na may sakit na sabi ng doktor walang lunas. Yun ang sabi ng doktor. Kahit saan daw po ako sa buong mundo pumunta, wala akong mahanap na lunas para sa kanya. Eh ano naman po gagawin ng isang ina? So, ako ang ginawa ko ay nag-aral po ako. Ang dami pong mga doktor na kinuusap. Hanggang sa dumating na sa pag-iisip ko na ang pwede ko lang magawa ay ibahin ang kanyang kinakain. So, pumunta ako sa supermarket, wala akong mahanap. Sa mga palengke, hindi ako masaya sa mga nakikita ko. Kaya nagdalim na lang ako ng sarili namin magkain. Hanggang sa lumaki, hanggang isang araw, meron na po kami isang sangkatutang na kampong at okra, kung ano-ano mang tulay. At doon namin naisip na mag-asawa na usahan ang business ng Holy Carabao. 9 years ago po ito. At nag-partner po kami ni Melanie, parang po kami mag-ina. So, hindi lang po kami farmer. Farmer kami na nanggagaling sa pag-iisip ng pagiging ina. At napakahalaga po yun sa trabaho namin dahil lahat ng puso namin at consciousness. Pinalagay po namin sa mga tinatalim namin. Buong pagkatao natin ay binibigay natin sa trabaho. At naiisip din namin ang lahat ng mga pangyayari din sa mga buhay ng iba't ibang pamilya. Yun ang unang-unang naiisip namin. Ngayon, ako naman din, mabahagi ko din kung paano mo naman ko sa journey towards this healthy living. Siguro po mga 17 years ago, tapos ko talaga for the first time parang sa hepatitis A. Tapos natutunan ko na may Hep B din ako, carrier of Hep B. Siguro talaga po bumagsak ko mundo ko. Kasi hindi ko maintindihan paano ako magkakaroon ng Hep B. So, yun yung nag-awaken sa akin na naging gift yung illness because I asked questions at yung makasagot bumating discover mo yung natural medicine sa, dahil sa pangyayari yun. So yun yung isa pang common sa akin. Merong challenge na tinransform, tinawa namin opportunity to grow. Okay, so kahapon ang pinag-usapan namin yung farming, pero ngayong araw inimbita kami dito para makipag-usap sa inyo tungkol sa holistic living. Kumbaga, slow living. Kasi yung slow food, isang parte lang yan ng kabuhayan. Meron din slow living. At anong ibig ko sabihin nun? So, kung meron po kayong mga papel, lapis or ballpen, pati labas mo na po. Kasi gusto namin na interactive to. Gusto namin
discussion. Name happen. Ha? Ayaw namin kayo ma-antok. Bawal ang tulog. Kasi hindi na kayo gutom, di ba? Gusto na kayo lahat. Bawal matulog. So, pwede din po sa cellphone, hindi na lang i-note. Nakaka-nurture ba yun sa inyo? May feeling of
security na ba yung sa inyong bahay? Anong klaseng bahay? Ilang tao ang nasa bahay ninyo? Nasa condo ba kayo? Nasa malaking bahay, maliit na bahay, nasa kwarto? Anong ibig sabihin ng home sa inyo? Anong klaseng home ninyo? Kung meron ba kayong mga karamdaman or pagpagod kayo, gusto niyo bang umuwi? Action, I mean,
niyo kung pupunta kayo dito or may nagsabi sa inyo pupunta kayo dyan. So, importante talaga yung Farmers Festival Organic Convention dahil nakakatulong talaga siya sa kalikasan natin. Kung sirain natin ang kalikasan natin, buong buhay natin ay sira. Hindi pwedeng ipaghiwalay yun. Pero ang nangyayari siguro, kalimutan na natin yung mga kung paano nabuhay ang mga katutubo natin. Dahil mga katutubo natin, sobra silang konektado sa kalikasan. Pero alam nila kung saan nagagaling ang pagkain nila. Hindi sila nagtatapo ng basura kung saan-saan lang. Lahat yun konektado sa buhay nila. So ngayon, sa ating bansa, sa buong mundo, may sobrang laking gap of what sobrang laki ang buwan sa pagitan natin at sa kalikasan, pero hindi yun mahihiwalay. Tingnan lang natin yung mga super typhoon, mga landslides, mga floods, yung pollution, saan yan nagagaling? Hindi naman natin nangyayari. Hindi yan nagagaling sa Diyos. Tayo ang may dahilan niyan. Dahil hindi natin iningatan at inalagaan ang kalikasan. Pagkain at nutrition. Ito medyo food and nutrition. Ano ba ang kinakain natin? Diyan ko niya ba? Or ano ang paningin natin sa pagkain? Ito ba ay isang pamaraan para makapagsalo sa atin tayo? Or mag-isa na lang ang pagkain? Ito ba ay para mabigyan ng mga lakas para magtrabaho? Or ito ba ay para pagmasayahan dahil masarap lang? So, yun yung mga ibang-ibang ugali o paningin ng tao sa pagkain. So, ano ang paningin nyo sa pagkain? Importante na attention natin sa pagkain, lalo-lalo na yung sakop ng festival na ito. Ang attention natin sa pagkain ay, saan ba ito ng pagkain? Where does my food come from? Ngayon yung sinerve na lunch nito, alam ko sa nagagaling. Andiyan lahat mga pangalan ng farms, diba? Ganyan, dapat. Alam niyo kung sino nagluto, andiyan yung mga chef. Pero importante na kumakain tayo kung saan man, alam natin saan ba nalalanggay ang kinakain ko. Sino nagpatubo nito? Paano pinatubo? Paano pinatay ang hayop na ito, na aking kinakain ngayon? Pati ganun, ganun na detalye. Dahil lahat yan, apektado tayo dyan. Paano din natin pinapakain ang ating mga mahal sa buhay? O? Para lang ba
kalusugan, di ba? Gumagalaw ba tayo? Nag-exercise ba tayo? O maghapon tayo nakaupo sa opisina or hindi tayo nagpapahinga pag nandun tayo sa car, dire-diretso ang pagtrabaho. Ano ba ang binibigyan mo natin ang halaga ang ating kalusugan? Nandito na rin yung mga gamot na iniinom natin at binibigyan natin sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung mga gamot. Sino yung mga doktor na pinagpuntahan nyo? May alternative healers pa kayo? Yung mga ibang manggagamot, yung mga regular, yung mga manghilot? Anong klase ng doktor, anong klase ng gamot ang iniinom ninyo para bumalik? Nadali pa nila kayo sa gamot na yon or pinatanggal lang yung symptom. Hindi yung totoong dahilan kung bakit may sakit. Pansamantalang ginhawa lang ba ang pagbibigay ng gamot na yan? Nakasabi sa kapay ng gamot. Tanong kayo mo. Sa community of wellness and fitness, lalo na yung mga bata, lalo na ngayon, puso-puso ngayon mag-exercise, mga tumakbo, yung marathon. Or nag-aayon kahit lang ba sila, o computer sila paghapon. Sa ngayon, cellphone lang mga. Like, example, what
really bothers me is Manny Pacquiao with the Alaksan. That's a muscle relaxant. And it's really bad for you because it takes up your liver. And if you look at it on TV, you'll say, oh, man, it's using it, so maybe it's also good for me. Rinig niyo po yun? Alam niyo yung commercial ni Manny Pacquiao? Alaksan, FR. Anong sinasabi niya? Sa alaksan, gagawin kayo, lalakas kayo. Wawala yung sakit ng katawan niya. Ikaw sila na gusto mo, ikaw muna po sila ang nagabayan. Or
inyo. Clash. So yan yung usapan mo
nagbibisa nga ano tayo, pero paglabas ng simbahan, tapos ng sura, pura sa bibina, chismis, panitlato ko lang, magkalaw nga ba yun? Yun ang sabi ng police ni Billy, lahat ng ano pinagawa ko ni Talo sa sunod. Spirituality then ay parang taking time for ourselves, taking time for silence, for meditation, for prayer, kahit ano man ang religion ninyo, kung may religion or wala, yung pang spirituality na kayo lang ang makakaalam, ang connection ninyo sa inyong sarili, pinakadaog ninyo at ang connection ninyo sa kapwa at sa kapataas. Lahat yan, hindi masyadong makita pero bumabalik siya sa ay, lumalaki, bumabalik ulit sa ay. So lahat ng ginagawa natin sa buhay, meron tayong natututunan, ibabalik natin sa sarili. Ita-transform, paano ba ito makapag-enrich sa aking buhay? Paano ko magbabago pa ng transform? At ilabas ulit ng mabuti. So, ganun yung buhay. Pagkaaway-away naman ang pamilya, di ba? So, yun yung mga titignan
ikaw din sa trabaho, ikaw din yun sa pagkaharap mo kay Mayan. Wala kang kailangan alalahanin mo. At ito po yung ina-apply namin sa aming buhay. So, farmers na kami, at ito ay organic farmers convention. Tulad ng sinabi ni Melanie Pisa, hindi lang ito, trabaho namin ay hindi lang nag-uumpisa sa farm at natatapos sa farm. Lahat ng nangyayari sa aming bahay, lahat ng nangyayari sa personal relationships namin, lahat ng nangyayari sa kaligtasan, konektado sa farm. Lahat ng nangyayari sa farm, mabalik din yan, konektado din yan, mabalik yan sa ating sarili. Gusto natin mangyari is lahat tayo ititignan natin ang ating sarili at magiging goal na maging align tayo lahat. Dahil mas marami ganyan ang pananaw, mas marami tayong magagawa together. Parang isang example na yung nagawa ninyo sa mentors. Hindi naman makakarating sa kaligo kung hindi kayo sang-ayon o hindi kayo nagtulungan. Itatagdag pa natin yung mga ibang aspeto niya, mas malaki pa kaya ng marating. Tingnan po natin yung mga sinulat nyo or mga memorize nyo. Anong aspeto dyan ay hindi makatugma sa lahat? Ibang conflict sila. Mga yung isa nakaaway mo sa isa dyan. Tingnan po natin. Tapos, mental note na parang yung trabaho ko, hindi siya makatugma sa passion ko. Parang hindi naman ako happy sa trabaho ko, eh, sa feeling ko. So yun, parang tignan niyo po yun sa inyong buhay at subukan niyong